pakipaliwanag muna yung tinatawag na love scams dahil yan din ang gusto naming iiwas kayo. Absolutely. So, ang love scam para sa akin po, ito po ang worst type of scam. Bakit? Dahil hindi lang po sila after sa iyong pera, kung hindi emotions mo din ang involved. Kaya nakakatrauma po talaga siya. So, ang love scam basically is gawain po to ng mga criminals na aaralin nila yung profile mo, kung ano yung mga gusto mo, sino yung ideal guy and girl mo. Tapos, papainlovin ka niya. That's the most essence. Papainlovin ka niya. Tapos, pag nakuha niya na yung loob mo, yun yung magkakaroon na ng emergency, magkakaroon na ng mga ganap wherein kailangan niya ng pera, and for you to prove na love mo siya is kailangan mo siyang bigyan ng pera. Ikaw naman yung mga mababait, yung mga Pilipino, kung meron naman tayong pera, tinutulong agad natin sa lover natin. Kaya, you know what, Michelle, last year lang, $1.3 billion worldwide ang nawala sa mga tao sa love scam. Dito naman sa Philippines, million-million po ang nawawala dahil lang sa love scam. And so far, alam nyo mga kapatid, sabi according sa log ano, ng PNP, yung pagdating sa online swindling daw, yun yung top cybercrime committed in the Philippines noong 2023, mga around 15,000. Hindi naman lahat nagre-report eh. Hindi diba? Po talaga. Kasi yung iba parang hindi na, nahihiya na, hindi na lang aaminin yung pala, nasaid na siya. Tama po yan, Michelle. That's why I'm saying it's the worst type of love scam kasi karamihan po, mananahimik na lang because of shame. Mm-hmm. Feeling nila, kasalanan nila. But I'm here to tell you na kapag na-love scam ka, unang-una, hindi to unique, nangyayari sa maraming tao kasi talamak nga siya ngayon. Pangalawa, sobrang sophisticated na po talaga sila ngayon na kahit matalino ka, successful ka, and ano ka, educated kang tao, talagang nala-love scam ka pa din. Kasi at ang love scam is hindi lang online. Opo, hindi lang din. Meron kami, not sure kung mga 2 weeks ago, 6 na mga babae, nahuli lang siya eh. 6 na mga babae yung nai-report, nagreklamo na talagang nilabasan nila ng pera itong lalaking to. Mm. Kaya lang nakatago kasi yung mukha niya. Sabi ko, kano ba naman kapogi itong lalaking to? Or sabi mo nga, ang galing nilang mag-aralin. Talagang i-stalk muna, no? Talagang titignan yung profile, saan ka nagpo-post, ano yung mga pinopost mo, mahilig ka ba sa food, diba? Are you into sports or whatever? Para masabi niya na marami kayong ano, common ground. Yes. Tayo pa naman, ang tendency ng human beings, kapag nakakausap tayo ng someone na similar to us, mabilis makuha yung loob natin because we see ourselves in them. So, mas mabilis kang ma-inlove. Pero ano ba yan? Paano ba mga linyahan dyan sa mga dinadahan-dahan ka na ng ano, isang scammer. So ang love scam, hindi mo masasabi na parang kapag nanligaw sa iyo ng matagal, hindi love scam 'yun. Kasi may mga love scammer na tsinatsagaan nila ligaw 3-6 months, 'di ba? Nagpapadala pa sila ng mga bulaklak, flowers, gagastosan ka nila ng mga din. Absolutely. Kaya magaling nga, Sherin, mag-i-invest mo na sila ng konti, pero yung amount na hihingiin nila kapag on the bag ka na ay napakalaki. So, ano yung mga strategy ng mga to? Unang-una is love bomb. Yung tinatawag na parang few weeks ka pa lang nila na meet, para ipapa-feel niya sa'yo na love ka na niya. So, they'll make you believe sa mga fairy tale. And especially if you are a person na may mga interviews, you are a person na open ka sa mga blogs mo, kung ano yung ideal type mo, they will try to be that person. For example, gusto mo ng religious type. Sila yung everyday tatawagan ka. So, pag nakita mong parang masyadong perfect tong taong to, o kaya naman nakikita mo na parang napakabilis ng face ng ligawan namin, medyo kutuban ka ng konti. Kasi ang taong seryoso sa'yo at may planong to spend the rest of their life with you, hindi yan agad-agad magmamadali. Yeah. So, dahan-dahan lang, mga kapatid. Dahan-dahan. Hindi yung natignan ka. At saka minsan, baka, ano, parang akala nyo, nagkataon lang yung pagkakakilala nyo, yung pala planado, pinagplanuhan na. Engineered, social engineering. Ayun. Yung ginagawa nilang
way. So possible na na-meet mo sila randomly sa dating app, o kaya naman nag-message sa'yo, akala mo talagang nakyutan lang sa profile mo. So always ask, hindi naman sa maging paranoid, but always ask, anong intention nito sa akin, di ba? And always remember, pag dumating agad sa pera ng bago pa nga yung relationship, dapat inaalam mo na una pa lang kung totoo ba yung personality ng tao. So mamaya magtuturo tayo ng mga strategies para paano nila malalaman na legit ba talaga yung kausap nila. Okay, maiiwasan daw ang love scams sa pamamagitan ng open source intelligence. Ano yung open source intelligence? So basically, it's medyo sophisticated term lang siya, pero basically research to googling, okay? Learning how to use the tool sa Google para ma-find out mo kung yung mga pictures na pinapadala sa'yo or yung mga IDs are legit. Mm-hmm. Eh, ito, meron akong kaibigan. Mm-hmm. Ewan ko kung anong nangyari, pero sabi ko manood siya today. Okay. Pero mukhang nakatutok na. Alam mo na ikaw, hindi ko na sasabihin pangalan mo. So sabi namin, foreigner. So sabi namin, sino ba yan? At ba't gusto mong pumunta mga ibang bansa, mm-hmm, or pupunta daw dito, pero hindi naman nangyari. So patingin nga ng ano niya, wala siyang Facebook, mm-hmm, or wala siyang Instagram. Sabi ko, sino pa man tao ngayon ang walang Instagram at Facebook, sure, 'di ba? Mm-hmm. Kahit na nga yung pinakamatandang tao na takot mag-Facebook, mga nanay natin, mga lola natin, abay, they're into Facebook. Nagagawa ng Facebook. Okay, yeah, may Instagram. Patingin nga lang itsura niya, mm-hmm, aba, pogi. Mm-hmm. Pogi. Oo. Tatatlo pictures. Nako. Parang alam mo yung ginawa lang talaga. Sabi na, ako, hindi yan totoo. Mm-hmm. Hanggang hindi na nangyari. Although sabi niya, wala na daw sila. Sana okay nga. Ayan, nanonood ka, diba? Kilala mo. Ayan. Pinapanood. So yung ganun. Okay, yan. So, paano? Ano yung sabi mo nga? Yung mga tips? Paano ba, Miss V? Sige nga, turuan natin na for them to be more careful. Of course, gusto natin mahanap yung the one. Yes. Diba? And maging trusting din tayo na mahahanap natin yung the one. Hindi yung lahat naman eh. Teka muna nga. Diba? Diba? Lahat, pinag-iisipan muna na, oh, hindi naman sincere to. Nega naman. Okay. So, ang strategy dito is para mabigay mo yung tiwala mo ng buo, para mas mapanatag din yung feeling mo na legit siya, gawin mo na yung due diligence. Ibig sabihin, pag-i-research, sa simula pa lang, verify mo na identity. Rule number one, kapag nakamit ka ng somebody sa dating app, video call ang pinaka-basic na unang dapat na ginagawa mo. So, kahit anong excuse na ibigay niya, kapag hindi yan nakipag-video call sa'yo sa first week, medyo magtaka ka na. Kasi, Ms. Cheryl, may mga instances na love scam sila, like hundreds of thousands. At ano, kung nakapag-video call kayo, hindi, kasi komo ganito daw, komo engineering, komo ganito. So, parang napaka-basic, pero kapag in love ka na kasi, oo ka na lang ng oo, di ba? So, before pa kayo umabot dun sa in love phase na yan, before pa ma-hack yung brain nyo ng chemical, dapat ano ka na, logical ka na. Complete name, and katulad nyo po, naniniwala ako na walang taong walang online footprint right now. Kasi possible na hindi sila nagpo-post or wala silang account, but their family, their friends, for sure are posting something about them. Pag nakita nyo na yung profile nila, tignan nyo rin yung mga friends. Absolutely. Diba? Yung saka, history. Yung mga photos nila dyan. Mm-hmm. Tignan mo, akikilalanin mo rin, correct, mabuti. Totoo ba to? Diba? Tama. Tapos you know what, Ms. Cheryl? Before, sinasabi ko sa mga clients ko, nahingian nyo ng LinkedIn. Mm-hmm. Kasi sa LinkedIn, makikita nyo yung full name, tapos makikita nyo yung work history. Mm-hmm. Until one day, naka-encounter ako ng client na yung scammer is legit. Merong LinkedIn kompleto. So even LinkedIn is not anymore reliable in terms of just checking the identity. So, ikukwento ko na lang, Ms. Cheryl, yung paano na find out namin dun sa isang client na hindi legit yung person. Kasi, ang ginawa namin, yung picture niya na binigay, and ginawa din to nung isang client ko, yung picture na binigay nung lalaki, in-upload niya sa, familiar po ba kayo sa Google Reverse Image? Naku, hindi. Basically, basic lang po to. Pag binuksan niyo yung Google, merong picture na icon sa tabi ng Google. I-click nyo po yung picture icon na yon, i-ask ka mag-upload ng picture. So basically, pag nag-upload ka ng picture, ipapakita ni Google kung saan galing yung picture na yon, saan ginamit. So nung ginawa siya ng client ko, dun niya na figure out na yung picture pala na pinagsisend sa kanya, although marami, is iba ang may nagmamayari. Isang Thai na lalaki. Hindi siya talaga. Oo. Yun. So, yung Google Reverse Image, very basic lang po yan. Kayang-kaya nyo yan. Kung nakakapag-type kayo mag-research,
kayang-kaya nyo din gawin siya. I-upload nyo lang yung picture niya online, tapos ipapakita sa'yo online kung na-upload na siya before pa. Mm-hmm. So, that's second one, di ba? Una, video call. Pangalawa, you Google reverse image. But also, yung full name po talaga is very important. Kasi kapag hindi ka nakakahanap ng anything about that name, medyo magtaka ka na. Kasi mm-hmm. in this generation, it's nearly impossible not to have any online footprint. Mm-hmm. Give them a chance to prove themselves. Also, oo. Pero ako, totoo yun eh. Yung pagsasimula pa lang, first 3-6 months, kahit nga 1 year eh. Pag naging issue yung pera, parang ako, hindi Ako, I don't even like talking about it. Although, mahalaga yung pag may relasyon na kayo. Mm-hmm. Pero kung bago-bago nagpapakilig pa lang kayo, yung pag kailangan, nakilala mo na yung mga friends niya, yung mm-hmm. at least man lang, siguro may makikilala at makikilala ka the first 6 months ng pinsan man lang, or ano yung na-establish mo na. Absolutely. Tsaka yes. By that before ka, kayo mag-usap sa pera. Tsaka parang mm-hmm. off na ikaw, ewan ko. Super off. Ako, kung nangangailangan ako, I never ask my partner. Kumbaga last, medyo ano mo sila. Last na no? Sila. Oh. Relatives muna, diba? Family. Kaibigan pa nga, inauuna kesa mm-hmm. yung karelasyon. Parang, mm-hmm. unless you're married, yun yes. na, okay, fine. Pero yung pag magbubo-boyfriend. Lalo na kung bago pa lang. Oo, tapos long distance pa. Opo, diba? Yun. Diba? Oh. Parang wala pa kayong enough. So, do not count on yung potential, yung mga promises. Mahirap po kasi yan eh. Yung iba kasi nag-shell out na ng pera kahit hindi pa nagmi-meet. So, kilalanin nyo, in person, nothing beats in person interaction po. Mm-hmm. Okay. Paano mas makikilala kagaya niyan? Ito dito mm-hmm. sa Pilipinas, paano kung mga galing sa ibang bansa? Okay. Diba mas mahirap gawin okay. yon. Totoo po, actually yung mga clients na nababanggit ko, yung mga love scam cases na naririnig po natin is na-victimize sila ng foreigner. Uh-huh. Mga Pinay to. So other way around, 'di ba? Pag iniisip natin love scam, iniisip natin Pinay na babae nang sa scam ng foreigner. Ito naman baliktad. Women, Filipina women that are being scammed. Kasi nga, 'di ba, merong ano ngayon, trend ngayon, mahilig sa mga AFAM. Blue eyes. So we really have to be very careful because alam nila na ganun yung preference at this time. So, tinitake advantage yan ng mga scammer. Mm-hmm. So, kapag long distance naman, one of the ways that you can do is, yun nga, mag-basic video call ka. And mm-hmm. then, yung sabi ko kanina na, give them a chance to prove themselves. Ask them, can you send like maybe an article or can you send anything na masasabi na you're a legit person. Mm-hmm. Hindi mo kailangan na ikaw yung mag-research. Pero kapag wala silang ma-prove sa'yo, medyo magtaka ka na. Mm-hmm. Pero kapag pinakilala, this is my family, huwag ka din agad-agad maniniwala. Kasi di mo naman alam. Kasi, baka mamaya, ano pala sila? grupo ng scammer. Opo, kasi yung mga scammer ngayon po, hindi lang po siya individual. Halos parang organized crime na siya. Meron silang team. Uh-huh. Diba? Na minsan nga pinapapasa sa ano, pakausap, talk to my ano, to my mom, this uh-huh. is my mom. Do not believe that unless you see the person is investing a lot in you. Investing means time, money, at nag-effort ng puntahan ka tsaka ka na umuo. Uh-huh.